ka ba nag-abroad? 2019. 2019. Mm. Pero hindi ako nakatapos ng kontrata. Ah, hindi mo natapos? Uy, isip ko lang. Kahirapan lang. Tapos, malaki kasi ng... Pinapakain ka naman ng tama. Sa totoo lang, nakakain lang talaga ako doon kapag may mga bisita. Makaramdam ako gusto ng bisita talaga. Doon lang ako na ano, doon lang ako sa pagtatrabaho at saka sa pagtrato nila sa akin. Yun ang hindi ko nakayanan, lalo na sa mga problema ko dito sa Pinas. Ganun, kaya hindi ko na yung nakayanan. Pinagbabawalan nila kami na mag-uusap kami mga Polo, OFW, mga Pilipino. Pero, ginagamit namin ang sasalita natin dito. Hindi kami gumagamit ng salita nila kasi alam namin na maintindihan nila. Ayaw kasi nilang malaman na pinag-uusapan namin sila. Ayaw din nilang malaman na kami, may mamalalaman kami kung yung galit nila nung nauna pa sa amin. So, yung agency ninyo dito, meron ba silang branch doon sa Damam? Meron din. So hindi ka ba nagsumbong? Nagsumbong ako, kaya lang. Mas hindi nila masyado ako naiintindihan kasi Arabic kasi. Kaya ako, pinipilit ko yung sarili ko na makaintindi ng Arabic kahit konti lang. Pinipilit ko yung sarili ko na makapagsalita ng Arabic kahit konti lang. Mm-hmm. At least, kung may gusto man akong sabihin, at least maka-explain ako ganun. Tama. Ilang months or year ka dyan sa family na yan? 1 year. So, in that span of 1 year, meron ka bang na experience na talaga hindi mo talaga pwede makalimutan? Oo, meron. Yung naharas na ako. Naharas ka? Mm-hmm. Kasi gusto sa, ko na sa amo mong lalaki? No, sa nung anak? Nung nag-one year na ako. Hindi, nung tatlong kapatid ng amo ko na kapatid ng amo mo, puro pulis. Mm-hmm. Ganito kasi yun nangyari sa akin. Nung unang dating ko palang doon, hindi pa ako nakatanggap ng sahod nila. Iba na yung trato ng madami. Mm-hmm. Sa pagkain, pinitiis ko kasi sinabihan na kami ng agency ko, tapos sinabihan na ako ng kapatid ko kung nasa katana. Dapat bilisin mo kasi dito, ang pagkain nila dito, kung ano man kakainin nila, dapat kainin mo. Ayun, kung sa pagkain lang, okay na sa akin kasi baka hindi pala ako nasanay. Yung ugali lang nila, hindi ako halos makaupo. Lahat ng question, di ba gigising ka 5 a.m.? 5 a.m. Wala talagang time na nakaupo ka? Wala akong time kasi lahat may kamera. Kapag gumigising na yung amo ko alas 11 ng umaga, tinatanong niya ako, Flora, may anong ginagawa mo sa oras ng ganito? Imagine 5 floors. Mm-hmm. Ikaw lang mag-isa, mag-iis. Sabi niya, Flora, may anong ginagawa mo nang umalis na sila sa eskwela? Tapos sabi ko, Madam, naglilinis po, Madam. Lahat linilis. Mula taas hanggang baba. Bakit ganun ang daming floors? Sino nakatira sa pinaka-top? Yung anak niya na may asawa na dalawa. Doon. Dapat meron silang sariling kasambahay. Wala silang kasambahay. Basta ako mag-isa lang po. Nilinis ko pa yung CR nila. Tapos na ako maglinis, magluluto pa ako sa ano ng business ng Madam ko. Anong business niya? Pagkain. Tapos may pupunta doon kasi kinukuha na yung order. May namadali ko yun. Dapat sa oras na yan, sinabihan niya ako, Dormi, dapat sa oras na yan, matapos mo na yan. Kasi sa oras nito, dito ka yung na-area. Pag sa oras na ito, dito ka na-area. So wala talaga ako. Tapos time ko, wala kang break time, ba't binibigyan niya minutes? Ako, binibigyan niya ako ng isang oras na pahinga. Pagtapos ng lunch, alas 4 or alas 3, parire 5 ng hapon. So matapos ako maglilinis ko, alas 5 na.
minamadalis ko yun kasi dapat alas 5. Kung hindi ako makapasok ng alas 5, maabutan pa ako ng alas 5 pasado, eh, may trabaho na naman. Bababa naman sila kasi magtete na naman sila. So wala naman pa niya. Pag-akyat ko pa lang ng hagdanan, tinitignan na naman madam ko ang oras. Kinakatok nila yung ano ko, yung pinto ko. Kung Lorami, gising na. Halika na sa baba. Ganun. Ayun, bumabag. Minsan, hindi na ako naabutan ng isang oras, bababa na lang ako kasi nahihiya na ako kung kakatokin ako. Gusto ko talagang matulog pero hindi na ako makatulog. Ganun ba? Pero hindi kasi nasaktan. Hindi naman. Physically? Hindi naman. Ako sinasaktan. Doon ako sinasaktan nung gusto ko na talaga umulog. Pagdating ko ng 3 months doon, nagreklamo na ako sa agency. Nung unang nakatanggap ako ng sahod ko, nagpabili ako ng pagkain. Akala ko i-libre nila, pero hindi. Hindi pa ako nakapaghawak ng sahod ko, libre pa ako ng wifi. Pero nang may sahod ako, sinabihan talaga ako ng madam ko na, ngayon may sahod ka naman, wala ka ng libre wifi. Nanginan ka namin ng SIM card para tapos mag-load ka buwan-buwan. Mag-load ako buwan-buwan ng 100 pesos. Change na yung password. Oo, hindi nila binibigay yung password. Yung una, pinakunik na nila ako ganun. Yung cellphone ko kasi, palagi nilang, Chinicheck. Binilan lang ako ng cellphone, salary reduction. Nung napagod na ako, kasi hindi na ako makaupo, tapos gutom pa. Kung maubos yung binibili ko ng 100 riyals budget ng pagkain ko, kada buwan, sinabihan talaga ako ng madam ko, isang bisis lang kami kakain ng kanin. Makakain kami ng kanin kung gabi, kung may mga bisita. Kung walang bisita, walang pagkain. Nung hindi ko lang nakayanan, nung wala akong sapat na tulong, sapat na kahina. So, talagang payat ka? Hindi naman ako masyadong payat sa amo ko. Diskarte talaga. Kung dapat, marunong kang dumiskarte doon. Paano ka makadiskarte? Ang daming kamera. Paano ka makakuha ng pagkain? Binibilang? Oo, binibilang talaga. So, paano ka makakuha? Ganito kasi yun. Buti na lang ako, sanay ako sa lula. Buti na lang ako, hindi ako maarap. Minsan gutom na gutom talaga. Sa totoo lang, kapag nagtatapon ng pagkain ng amo ko, sa tingin ko na pwede pa yung kainin. Binabalik ko lang yung gising natin ng amo ko. Kinukuha niya yung mga tingin nila, expired na yung pagkain. Pinatapos ko siya. Doon sa labas ng bahay, doon ko nilagay yung mga... Basura. Basura. Itapag ko din sa hindi makikita ng amo ko. Doon ko yung kinukuha. Anong klase ng pagkain? Like tinapay. Like tira ng pagkain kagabi. Pero yung tinapay, baka expired na. Kasi di ba meron siyang expiry date? Oo, tinitingnan ko talaga. Kasi, minsan kasi, yung expired na tinatapo nila ng pagkain, di nila alam na mayroon pang 2 araw or 3 araw, ganun, tinitingnan ko talaga. Pero sa totoo lang, sa gutom na talaga, kinakain ko kahit alam ko na expired. Hindi ba sumakit siya? Sa awa ng Diyos, hindi naman. So, anong pinaka-worst na kinain mo sa basurahan na pagkain? Nasabi mo parang, wow, ang hirap namin sa Pilipinas, but never ko to na-experience. Yung tira nila na pagkain na alam ko na parang panis na. So, niluluto mo ulit yun? Hindi ko na maluto kasi... makikita ko sa camera, no? Kasi nila. Eh, alam ko naman na ilang araw na yun doon sa amin. Sorry. Tapos, tinapo ng madam ko kagabi pa. Sabagay, yung basurahan namin may pakit naman. Malinis naman kasi sa umaga, pinapalitan ko. Sa gabi, bago ako matutulog, pinapalitan ko din. Ano floor ang room mo? Nasa second floor. Tapat ako ng room ng madam ko. Kaya alam nila kung lalabas ako o hindi. No, dahil yung sa pinto, no, yung may sound sa pinto. Alam ng madam ko kung anong oras ako. Tinatanong niya ako kung gumigising ba ako sa oras ng gusto niya. Sabi ko, madam, gumigising ako, wala pa sa oras. Nagsimula na ako. Tapos, parang hindi siya naniwala. Sabi ko sa kanya, madam, kung wala kang tiwala sa akin. You can review the CCTV. Oh, yun talaga. Sabi ko sa kanya. Kasi yung camera mo, madam, may oras naman siguro yun. Kung anong oras ako gumigising. Tsaka, madam, makikita din naman ninyo ako, madam, kung naglilinis ako dito or wala. Yung paglaba mo, Floramie, kamay or washing machine? Tomato.
that's good. Parplan siya ka rin. Oo. May mga halaman din sila. Meron din mga halaman. Okay. Tumaga. So, hindi ko ma-imagine ang bahay, 5 stories, ikaw lang mag-isa. Mag-isa lang. May bata ka pa ka. May bata. Tapos may negosyo ba yung madam ko? May negosyo ba? Buti na lang hindi ka nakasakit. Sa totoo lang, dumating din yung sa punto doon. Anong month ka na doon? Kung nagkasakit ka na? Nag-8 months na ako doon. Ang hirap. So ano yun? Lagnat lang? Oo, lagnat. Sakit ng katawan. Yung ano, yung nahulog din ako sa dana. Na hindi ako makakayo. Sa sobrang gutom na. Oo. Yung pag 3 months ko, nagreklamo ako ng agency ko. Tumawag ako sa agency ko sa Pinas. Na nagreklamo ako na ganito. Wala kang kinakain. Ko, sir, sabi ko, sir, pwede ba ako maglipat ng employer? Kasi sir, sa pagkain lang, okay din ang mag-business ako. Minsan, binigyan ako. Sir, ganang, parang nasanay na din ako sa pagkain na isang bisis lang kumakain isang araw. Kung may bisita, isang araw. Kung may bisita, makakain kami ng pagkain kami. Pero, ang sa akin na sir, yung ugali, yung pag-trato nila sa akin. Sir, hindi ako halos makapag-trato. Lurami, anong oras ka magtutulog? Sir, ganitong oras. Gigising ako sir, alasing ko. Wala pang alasing ko, dapat baba na ako. Kasi, 4 hours lang tutulog. Tapos, ayun, tinawagan nila yung amo ko. Nag-promise yung amo ko, nabibigyan ako ng sapat na kahinga, sapat na tulog. Sinupan? Hindi talaga. Sabi ko sa agency ko, sir, hindi naman ako makikin. Sir, kaya ko naman talaga ang trabaho. At sa akin lang po, patuloy na nila ako na parang tao. Nakita mo ba yun sa Facebook, nang viral yun, yung nasa kitchen? Yung isang OFW na parang may niluluto siya. Andiyan yung amo yata niya. Ang nakita ko lang yung pinapalo siya ng amo niya. Yun, pinapalo. Buti na lang may camera siya, no? Buti na lang naka-live yung cellphone niya. Alive pala yun? O siguro naka-live siguro yung cellphone niya na hindi lang siguro nakikita ng amo niya kasi yun din nangyayari sa akin nung naras na nila. Nag-live ka rin? Nung naka-live talaga ako ng cellphone. Ah, ano nangyari sa'yo? Ganito kasi yun. Nung 3 months ako, nag-reklamo ako. Oh, 3 months. Tinawagan sila, nag-promise. 8 months, nung nasakit ka. Hindi, nung 8 months, nung nahulog na ako sa hagdanan, tumawag ako. Sa sobrang gutom? Oo, kasi wala pa kasi akong sahod yun. Yung kape, yung aparato, nilalak. Yung refrigerator nilalak na. Kulang na lang yung, ano, yung asukar. Napaksi, ganun. Naranasan ko din yung uminom ng mainit na tubig na nilagyan. Oh, nag-iinit talaga na ako ng tubig. Nilagyan ko na lang talaga ng asukar para lang ano lang yung sigura ko pa. Pero nasa isip ko talaga na yung pamilya ko sa akin. Hanggang lumating yung lockdown. 2019? Yung pagdating sa yung virus talaga. Oh, yung COVID. Nung nahulog ako sa akin na. COVID na yun? Nag-lockdown na kayo? COVID na yun. Hindi nila ako dinala sa hospital. Kasi sabi nila, may COVID. Ganun. Tapos sabi ko, hindi talaga ako makakain. Buti na lang hindi na. Oo, sa ano, spinal cord mula second floor hanggang first floor. Ah, anong nangyari dyan sa sobrang gutom mo? Nagmamadali ka? Oo, ano, nag-plan siya kasi kung nandamin nila. Tapos tinatawag, Lorami, halika. Kasi maghanda daw ako ng ano nila. Ayun, bumababa ako doon. Pagbaba ko, para akong nangyayon kasi. Oo, sa gutom na.